So ayan, magandang umaga po mga migs, mga tangay. Welcome po sa Rugon TV. Ngayon, magbabahagi naman po ako ng kaalaman sa inyo mga migs. Batay po sa aking experience o napag-aralan, ituturo ko po sa inyo kung paano po ang pagmamounting po ng taillight po ng tricycle. At napadaan po kasi ako dun sa nagbibinta po ng mga surplus na ilaw, taillight po ng mga sasakyan. Inadaanan ko po to. Ito pong ilaw na to, hindi ko po alam kung anong taillight po to eh. Basta nakita ko lang po na maganda po yung kanyang forma, binili ko po. Ayan, parang ano po siya tawag dito, parang lancer po ba ito? Basta taillight po. Basta nakita ko lang po na pwede po siyang pang tricycle. Ngayon mga mates, tuturo ko po sa inyo kung paano po ang diskarte o technique, kung paano po ito ikakabit po sa likod po ng tricycle para maging taillight niya po. May ginawa rin po ako ditong tricycle na box pa lang po. Hindi ko pa po natatabas mga mates. At una-una po, ituturo ko po sa inyo kung paanong technique. Yan po mga migs, mga tangay. Halimbawa po, pag naggagawa po tayo ng box ng tricycle, ganyan po yung simula. Yan, starting po natin. Ngayon, huwag po munang tatabasin nito kung wala pa po tayong ilaw. Kasi po, dito po tayo magbabase kung ano po kalaking ilaw ang ikakabit po natin dyan. Katulad po nito, yung ilaw na to, i-actual po natin ito bago natin guguhitan mga migs. Yan. Guguhit po tayo dyan bago ikakat po natin ito. Pero ang technique ko po kasi dyan mga migs, mga tangay, yung binabawasan ko na po kagad ito ng 2 medya, tapos ito po ay 1 medya yung kanyang pinakakaltas dito, pinakabawas niya, para po sa lalagyan po yan ng bumper. Nung nakaraan, yung inilabas ko pong Batman tricycle, awa ng Diyos, nakaakit na naman po. Mayroong nagpagawa na ganun din yung design. Kaya ito po, naumpisaan ko na po ito. Yan po, yan siya. Taga Ruhas po yung may-ari niyan. Ruhas, Palawan mga migs. Baka bukas, awa ng Diyos, magsisiting na po ako ng mukha niyan. Pero bago po ang lahat mga migs, ituturo ko po muna kung paano ang technique ng pagmamounting po ng ilaw ng tricycle. Ito po yung ginagamit kong pangguhit mga migs, kasi tumatalab po ito sa plane sheet. Hindi po siya basta-basta na bubura. Magsisimula na po tayo. Ngayon, mag-a-allowance lang po tayo sa dito po, mag-a-allowance lang po tayo dito ng 1 1/4 inch. Tapos, ipapattern na po natin yung ating ilaw. Ayan. Nakaganyan po yan siya. Pattern na po natin siya. Depende po sa gusto natin kung anong plaster. Ayan. Tapos tandaan lang po natin mga mates na pag nagsisiting po tayo, kailangan po nakapantay ito. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo, kung may pinakaganyan o pinakaganan po yung forma. Pero po, mas maganda po talaga yung pantay lang po yung ilalim niya dito. Guguhitan ko na po. Ayan na po mga migs, naguhitan ko na po. Yung pangalawang guhit, yun ang susundin ko po mga migs. Tapos, gugupitin ko na po yan.
ito po, wag po natin ito yung tatapon. Papantayan po natin ulit para ipapattern po natin dito sa kabila, dito po. Po yan, no? Yan. Pero hindi ko po ito mga mix gi fix talaga na yung saktong-sakto. Naglagay po ako ng allowance para po in case na hindi man siya magtama sa ano, may babawasan pa rin po ako. Baga hindi po talaga sakto sa guhit. Baga niliit-liitan ko po siya. Ang susunod po natin gagawin yung purma po ng kanyang likod. Yan, gaganunan po natin yan muna pansamantala. Tapos paganun po siya. Yan. Yan, ito po yung ano, yung diskarte mga migs. Yan, ganyan po siya. So ngayon po mga migs, mga tangay, ang susunod po natin, susukatin po natin yung distansya nito mga migs. Mula rito, sa dulo nito, at sa dulo rin nito mga migs. Ayan, 29 and 1/4 inches mga migs. Ang gagawin natin dyan, gumuhit po tayo sa lupa. Gagawa po tayo ng pattern mga migs. Tapos susukat po tayo ng 29 and 1/4 inches.
Simula rito. Simula po dito sa dulo. Yan po ay nalagay natin dito sa pinakadulo rin. Yan. Tapos yung sa kabila naman, dito rin po sa kabilang dulo. Ganyan na po siya mga Megs. At galing po dito mga Megs sa pinakadulo, kailangan po pariro po sila. Pasok natin konti. Ayan. Okay na po yan. Ayos na po yan. Yan na po yung pattern natin. Tapos, guguhitan po natin yung ilalim po ng ilaw. Ganun din po dito mga Meg, sa kabila. Tapos tutuwid lang ko natin to. Yan. Yan na po yung ating pinaka pattern mga Megs. Yan na. Susukatin na po natin to.
Silipin lang po natin ito mga mix kung parallel na po siya doon sa kabila. Yan. Kailan pantay po siya? Huwag po yung pilipit. Katulad niyan po, pantay na po siya. Ngayon, susunod po natin gagawin. Dito po. Lalapat na po natin doon. Susunod na po natin yung ilaw mga mags. Ito po. Yung ilaw niya, nalagyan ko na po ito ng kanyang pinaka bracket niya. Ito. Yung pinaka tainga-tainga niya po. Yan. Tapos instead na naka pasok lang siya dito, inipit ko na po ng sarili niyang thread. Tapos ito, nilagyan ko na lang po ng bolt. Yan. Tapos isusunod po natin, nilalabas na ito. Yan. Ganyan po siya. Yan. Ganyan na po siya mga mags. Diba po? Nalapat na po natin siya. Ngayon, pansamantala po na i-spot po natin muna itong kanyang abang sa yung pinaka-bracket niya po. I-spot lang po natin dyan para hindi po siya gumalaw. Yan. Yan po mga mags, mga tanga, yan, sitting na po yan mga mags. Yung bridge na nilagay ko, pansamantala lang po yan siya. Tatanggalin ko yan po mga mags kapag ano, kapag na plaster ko na po ito, natakipan ko na po ng flint sheet yan, yung ibabaw na yan, natakipan ko na po. Tatanggalin ko rin po yung mga bracket yan para maglalagay ako ulit po ng ano, ng panibago. Para ikakabit na po sa malapit. Kung saan po pinakamalapit na bakal, ito po, magwi-welding po tayo. Yan. Yan, sisilipin nyo po dito. Yan, dito sa taas, yung pinakabantay niya. Kasi baka tabingi, natumba tong isa. Nagliad naman yung isa. Ang isa pumasok. Kailangan dito, sisilipin nyo po yan. Yan, ganyan po. Silipin nyo po yan siya. Kung sakto na po talaga siya, yan, katulad yan. Yeah, di ba po, pantay po siya. Yan. Yan. Para hindi po tabingi yung likod ng tricycle. Kasi po, pag gumawa po tayo ng tricycle na special, katulad niyan, may ilaw po. Pansinin po kasi yan.
Once na tumabingi po yung pagkakabit po natin ng ilaw, alam nyo na po yung mangyayari. Tatawanan lang po tayo. Sabi, pinagpapaktisan lang yung kanyang tricycle o ganun. Kailangan po, sigurado po yung ating trabaho na hindi po siya tabingi. Saktong-sakto po yung pagkakalapat po ng ilaw. Yan. Tapos isusunod na po natin yung bakal dyan. Ganyan na po siya, nakamounting na po yung ilaw natin. Lalagyan po natin yan ng bakal. Dito po. Pag ganun po siya, mga mags. Kaya, pasunodin lang po natin dito. Pasunodin po natin yung bakal dito. Yan. Hanggang doon sa baba. Yan. Bago, dito po. Galing dito. Paakyat dito. Yan. Sige, papakita ko na lang po sa inyo. Mga mags, nakalimutan ko nga po pala mga mags na sabihin sa inyo na yung T-light po na yan ay pinunasan ko po yan ng langis. O kung may mga used oil po kayo, punasan nyo po. Ito po. Para once na naanuhan man siya ng flux, hindi po masisira yung ating T-light. Ayan, ispat lang po yan. Inispat ko lang po muna yan mga mags. Sabay bibrisan ko uli yan bago ipo-full well. Tatanggalin ko po muna yung ilaw. Ang paghuhubog po ng bakal na ito mga mags, hindi ko na po pinakita sa inyo. Amat-amat lang po. Simula po rito sa pinaka-base natin. Ipukpok. Dahan-dahan lang sa sukat, pukpok naman ulit, i-actual ulit, pukpok, hanggang sa makuha po natin. Huwag po natin bigla-biglain, huwag po natin pilitin. Yan, amat-amat lang. Kahit medyo matagal, pero at least pulido po yung trabaho. Yan, pag nakuha na po natin yan, yun, dito na naman po sa kabila. Yan, ganun din po dito. Dito po sa kabila. Yan, amat-amat lang. Hanggang sa makuha po natin yung ano, yung purma niya. Yan. Saka po natin isusunod itong kanyang sidings. Ito po. Sabay guguhitan po natin dito sa loob. Dito po. Sa loob ng bakal. Yan. Gugunting na naman po tayo ulit. Dito po. Thank you.
ayan na po mga mags, ang sinasabi ko po sa inyo kanina mga mags, na huwag po muna natin i-fix yung pagtatabas po ng flint sheet dito sa likod ng tricycle. Kailangan maglagay po tayo ng allowance. Papakita ko po sa inyo kung paano gagawin. Ganito po yun. Ayan po, dinikit ko na po yung ano, yung flint sheet dito po sa pinorma po natin na bakal. Yan. Tapos yan. Kahit na weldingin po natin yan, walang problema kasi kaya naman pong guntingin yan. Yung sobra na to. Di ba po? Sobra po siya. Yan. I-welding ko po muna bago kong guntingin. Po natin guntingin ito mga mags. Ayan na po mga mix, mga tangay, napurma ko na po. Tapos ang susunod po natin gagawin ay ito po yung sa gitna niya. Ito po. Tatakipan po natin to. Tapos lalagyan po natin dito ng yung parang lagayan po ng plate number. Yung pinaka-design niya lang po. Plain sheet po yan. Ngayon, sa design po, kung gagawa po kayo ng design, pwede naman po kayong gumawa ng design dito sa taas na parang nakaganon po siya bago po tatakip sa pinaka sandalan po niya, sandalan po ng tricycle. Yan. Pero dahil simpleng design lang po itong gagawin ko, ito po ay diretso na lang po, nagkaunting ano lang po, kaunting lubo lang po dito, sabay diretso na po dun sa taas. Yan. Parang ganito po yung pinaka pag tinignan mo po siya sa side, ang forma niya po ay ganito po. Yan, parang nakaganon po siya mga mags. Yan. Dahil yung unang gawa po, hindi ko na video, may design pa po yun dito sa taas. Nakapausli pa po yun, nakaangat pa po yun dito. Pero dahil ito ay simpleng design lang, medyo nakaganon lang po siya. Yan. Nakaganyan po, yan.
welding po natin panibago yung kanyang mga bracket. Sunod pong isi-seating po natin ay yung kanyang bumper. Ayan po mga migs, mga tangay, marami pong salamat sa panonood at marami rin pong salamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa mga videos ko, sa patuloy niyo pong panonood at shout out po sa inyong lahat mga migs, mga tangay. Sa mga baguhan nga po pala sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakihit niyo na rin po yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga susunod po nating mga uploads pa. At marami pa akong mga tutorials mga migs, at hanggang sa muli po, bye bye!